Pangalan din naman natin kung saan galing yung Hanson ng Bren noon. Here we go, guys. Bren Esports versus Sunsparks. I just want to pinpoint the fact that this is a battle on old champions and new. Sunsparks is the running champion right now, coming in from MPL Season 4. Bren Esports is like a powerhouse pagdating sa mga championship. Lagi na lang silang nagja-championship. Tanging nung Season 4 lamang sila hindi na championship sa totoo lang. And ngayon, they have the opportunity get back into that post. So, eto na po yun. Going into the draft, paring Prof B, no? Sabi natin, agawan ng buff.com to, pero mukhang mirror muna. Mirror muna. Parehas, ano, parehas hindi muna maging agresibo, pakiramdaman. Simula pala nun ng draft, di ba? Kanina, pinag-usapan natin, Shinbu, nagpapakiramdaman. Hindi muna lahat inilalabas yung mga tagong estrategiya. Pero, eto na, inaabangan natin yung invade coming from the side of Sunspark. Very aggressive. Look at Grid. Zoning out Lasty. Nako, alam natin yung tansyahan nila. Lasty dito, mapapatras na. At tingnan natin kung sino makakuha ng back doon. Hindi na mahalaga ngayon. Black na to! First blood, mga kaibigan. Eject Thor! Pada ng Ling Ejectorin, ladies and gentlemen. Rimo na rin na matras din. J. Pans, nakakatakas nga. And still, grabe na casualty. First blood na nakuha dito ng Bren Esports. Sa Sparks, di pa pala tol, 1-1 doon. Grabe to, Profi. May pasok naman dito, Rafflesia and Ejector mismo sa loob ng tower, pero nauna pa ang makuha dito si Gusion. Palitan na palitan, 2-1 ang ating score. Indeed. Grabe, ang dami pula doon na, kumbaga, ano eh, meron pang padulas, pero kulang sa pambara. Sinasabi ko pala, naisip ko pa naman kanina, isa lang naman ang taong kilala kong hindi mahilig tumansya eh. Ikaw yun eh. Wala tansya. Wala tansya, tansya. Well, anyway, I just want to pinpoint that the one who got the majority of the kills or actually the good part of that kills there is Coco. Pero, ang threat kasi dito is yung final hero. 2-0-0 para kay JP naman at si Lasty dito pipilit dumaan. Lupensa sa torre sa may tasan. Pero di na mahalaga yon dahil natasahan yung blade dito kaagad ng ating Ling. Double kill to be secured by that funneling. 4-1 as early as 2 minutes. Nag-i-scale up na nag-i-scale up dito yung Ling. Walang respect ban tayo nakita. Alam natin, simulat sa pool, di ba? Papasok pa lang actually ng playoffs. Yung PL Season 5, pinag-uusapan ni Ling dito ni JP. Gamay na neto ni JP yung Ling, pero mas gusto nila yung pinaghandaan nila si JP, I think. Hihintayin natin yung supresa na inaabot dito. Ribo being shown out by Grid. Kaliwat kanan, Rafflesia pinukpok ng kabayo. Grid dito sa likod. So may batay dito mga kaibigan. Umikot agad ang Last Insanity papunta kay Coco sa likod niya. Torching back. Yung magpap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 
Hindi! Kumulang nakakuha ng talon yung aking bahay natin doon. Habol mga membro ngayon ng Sun Sparks. There's the jumps coming in from Kel VJ na binato, na binati ng patalim. Wala kay Pew. Stun onto the goose short. Skin ka pa. Pahingi naman yan. Ladies and gentlemen, that would be it. They're slain there by the Hylos. And JP is back. Look at that exclamation reward. Inahabol pa si Reebok. Tumatakbo na rito. Takbo bandang likuran. Sa lugubong man ang apoy. Si Grid sinusunog. Mau-overcook ata. Grabe naman. Sulit na sulit. 8-3 bigla. 2 minutes for 1. And that is... 4 minutes. 8 kills na agad. Yes, and Tol, that is the running strength talaga ng Ling eh. Mas madali nakakabalik sa laban yung Ling eh. Alam mo yung akyat bahay? Oh. May nakalimutan yung cellphone. Bumalik ulit. Bumalik. Ganun lang eh. Bumalik ulit. Compared to Fuse here, na yung Gusion, isang pang-entrada lang yung pwedeng magawa. Mas mataas yung chance na makabalik si JP dito. He just need to get into the range of the turret. Kapag tinantanan siya, baka pwede pang lumingon. Buti na lang, meron tayo nag-recall na ngayon. And still, Reebok was able to get Divine Judgment on the X-board of Green. Had it been may dagdag buhay dun si JP, baka bumalik pa talaga yon. Oo, baka bumalik pa. Pero puladong kanina si, ano, si Green. That's a clutch hatak. Buti merong hatak that time si Reebok. We're able to take something na kasi dapat ang gusto nila di si JP eh. Mm. Kumawala. And napansin ko kanina. JP? Lagi na lang sinusumbaw si JP pero payat eh. Oo, may clutch time dapat si Fiu eh. Dapat ma-pick off na niya na tumalon si JP kanina. Taka ako, hinata na pindot yung execute. Uy! Kaya hindi nag-execute, kaya nag-overextend sila. Kaya pala.
Pero ito, hindi siguro sana yung ginagamit yung ano, no? Yung spell pang kill, no? Di ba, dati nga nauso dyan, retrieve na din ngayon. Parang nagkakaroon ng popularity yung ating execute. Pero sige, koko dun na maalam naman ngayon. And of course, there's gonna be the sword fight coming in mula sa ating fusion. Lahat nila pag na, nung pagbalik na wala, yung may ari ng mga patalim doon. Here comes Ibiga, na iwan din si Grid dyan. And I think meron naman siya madadaanan pa, Black. That should be it for this skirmish. Tama na muna. Sabi, tapos na yung pakiramdaman. Balog-buga na dito, kaliwat-kanan. Yung harapan nila, dito na sila natin susuntukan. Every time na may lumalabas na na buff, inahanap nila yung oras, tsaka sila magsusuntukan doon. If ever kung sino man makauna, still a good side na sama may maliit na kalamangan. Wala nang luto-luto, ready to eat na itong dalawang team na to. Ang masarap sa mga comps na to eh, nung nagkapakiramdaman na ano talaga, aagawan ng buff.com yung magiging kwento ng laro ko. Ano eh, willing na ilaban talaga. Hindi namin ni-mirror. Sige, sabayan tayo. Sabayan sa early. Ang problem ngayon, na-snowball si JP. And it's very, lazy to account na lang na, ay, lamang na yan. Okay na yan si JP. The best way to go for this is antayin nyo si Ribbon. No? Baka makakuha ng hugot kay JP dito. Pero there you go. Ultimate, wala kay Rafflesia siya. Shoot, mabog sa mukha. Patay si Coco dito. Kahit anong galing pali. Pinakita dito ng Brand Esports against Sunspark. Medyo sumalubog si Gilo. Wash Pico para sa kanya. Nakakawala pa nga si Pew. Sabay Tempest of Blade sa mukha. Takbuhan na rito. Pulado na rin si Ripo. Gilo Wash may sariling laban. Wildshard sa mukha. Nako kay Kiluwas naman na hindi makatakas dyan. Low race ka pala. Yung Lotus mo naka-cooldown. Let's go here. Matundin ay the kill. At least. Pero that's it. That's Kiluwas na na-corner. Mga kaibigan, nasa remastered in no particular order. 11-6 for a running game. You are seeing the items tonight. Now, both of our main mage here has that Calamity Reaper on. Pero ang biggest headline ng laro ngayon ay si paring JP. And Battle On has that Raptor Machete steadily gaining stacks. Of course, fully completed. Makikita mo that across the board, there are multiple, parang trusty na boots dito. Pero hold that thought, there's a fight breaking out here for the Riverside. Kasalanan to ng buff. Every time nagmaguluhan ang mangyayari. Now, this is a 5v5. Sumasama na rin si The King, Kiel Vijay, Puebuelo with the Glorious Pathway combination. Tumalunat, nagpintis. Tumakbod na ang ating tropa ditong si Grak, si Lasty Mac. Umatras na muna. Oh, okay. Well, at least ngayon, hindi na todo, hindi na todo commit. Maaway sa buff ngayon. We're seeing some engages na that result to just everyone embracing each other but falling back, no? Uso sa mga relasyon yun ngayon, no? Pero wala nang batian after. Nakaramdam na. Parang Shinbu na kanina, lumalaban. Pero unti-unti ding umaangat yung lamang ng Sunsparks. Oo nga, tama na yun. Tapos, kasi may part dito na lumalaban yung Shin yung Sunsparks na kulang. Now, sumasama na ngayon si KLVJ. Yeah, that's the running joke. Kanina nga natin, hindi ina-account si KLVJ. It was mainly on to Kiluwash, tapos si JP. Pero eto, Tol, a solo kill on the Gucci right now. Clearly not paying off for this game. That is 1-5-3 on the few. A big question for Brand Esports. Baka na-punish na nga sila of them experimenting on this first game. Now, once to Coco, mga kaibigan, forcing the flicker out. Humabol si Kiluwash dito. They will not be able to land the crowd control. Kaya naman walang tower dive na i-commit ngayon sila kill. Hindi pa fully banks tsaka fully one side si Kiluwash ngayon eh. Kaya medyo nag-iingat siya. Nag-iingat siya sa ganitong sitwasyon. Rafflesia taking a lot of damage. Again, Brand Esports. Zone out potential lang pala just to secure this turtle. Yep. Mula doon na muda sa switching, juggling ang kanilang mga buhay dito going inside. Ang alam mo, gusto ko yung part na ginawa ni Grid. Tumulong siya dito kay Rafflesia. Habang si Rafflesia bumab. Alam mo yung switching, they're getting a lot of damage pero na-maintain nila. Yung zone out, yung tulak. Iaano mo lang, pass and damage lang. Kumbaga, aray, ikaw naman. Naramdaman mo kumara yung teammate mo, di ba? Ganun lang. Mga kaibigan, Vipers, ay pinpoint, no? Kung gaano kahirap ngayon yung sitwasyon ni Paring Pew on the Brand Esports side that every behind, no? Every pagkahuli ng Gusion dito, not just in terms of kills, but also in terms of buff, is a gain for JP's Ling, eh. Yun yung problem, eh. Kung ano yung kinaangat ni JP, yun yung ikakahila nung Gusion eh. Kasi blue buff agawan yung nangyayari talaga, Tol. And for the most part, ayun na, nagkakaroon na, nakikita nyo na yung resulta sa game ngayon. It is favoring heavily onto JP. Shutdown ang Gusion dito ni Few habang nakakagala na mismo ang buong Sunspark sa downside, or may na, Tol. Side ng Brand Esports. Buwelo na dito.
Walang defense. Walang asan ang pong Bren Esports? Yes, tol. Wala pa silang naitutulak na kahit anong patore dito against Sun Sparks. Ladies and gentlemen, Sun Sparks has taken their very first inner turret here. Now, eyeing to converge on this outer turret in the mid. Nandun din naman yung Bren Esports. They're planning to defend this one, pero baka maging awkward yan. Last team na sumubok dumaan. Nakompleto niya naman. Now, let's see. Roughly siya sa may likod. Panags dito ngayon onto that last now ejector coming in from Coco habang si Lasty kumukuha ng attention mula doon sa mga taga Sun Sparks, and I think that's it. Kailangan talaga kang humingi ng Bren Esports dito. I do believe na hindi talaga sila mananalo doon if they commit to that fight 4v4 man o 5v5. Tama, hindi sila nananalo sa mga ganun side clashes. Pero look at that, the burst coming from the side of Sun Sparks. Few is down, Tempest Suplex sa mukha. Coco will bail out, pero I don't think so. Makakaligtas ka pa nga ba? Double kill, and asyado malalim si Rafflesia. Bawat kabanata ng strategy nila, alam nila yung pahina. Diyos pero po. Pero tol, sa trade eh, di ba? Ito na yun eh. Ito na yun. Yeah, I mean, it is quite ballsy to declare, but this is supposedly a game na for Sun Sparks, guys, no? If you really want to have Bren Esports get a comeback, you need to make that seller settle mula kay Lasty. Walang iba. Yes, they have a pick-up composition. They have Rebo. That, on this level of play, tol, you won't expect na may siguro may mga maliligaw pa isa-isa, pero laging may punishment yan eh. Laging may kapalit eh. Kailangan Bren Esports is isang one moment there to really get a very big win, a clear win that even the very lowest of rank sa ML may intindihan na Abren yung nanalo doon. Exactly. Maganda lang sa side dito ng Bren Esports. Yes, nakikita natin lamang na lamang ang Sun Sparks as of now, pero hindi rin naman nila na-shutdown totally si Card C. Yun nga. Hindi nila napupugo, I mean, hindi nila napipick off talaga. So yung gold niya, hindi man ganun kalaki yung nakukuha niya, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpa-farm niya. Yun ang kailangan natin hantayin, yung patience coming from the Bren Esports na pinakita nila yesterday. Mm-hmm. Na si Card C mismo ang nagpakita. And now they're trying to pick off again and again si Grid. It's either Grid or Rafflesia ang ini-ejector nila. Setup lang to. Setup lang to. Tingnan mo yung points to ni Luwash. Pang-Lord setup talaga. Namamarsa, nampapressure doon sa may mid lane side. So that they can convert it. Sabay liko, papuntang Lord. Yun problem ngayon. This is no surprise. Again, Bren Esports would really have to take the defense on their inhibitors, no? Pero ito, they need to survive this. Last Insanity na bati dito ni Paring. Tapos lahat ng focus sa membro ngayon ng Sun Sparks would be onto that inhibitor turret on the bot. Tapos meron pa, lumipat doon. So may mid lane naman ngayon, mga kaibigan, hindi ito nababawasan ng significanting health. Itong mga membro, itong Lord natin that is almost to the base of the Bren Esports. And just like that, dalawang pinto sa basing militar dito ng Bren Esports ang mamamaalaw. Wasak ang dalawang pinto, ang bilis, biglang liko. Akala mo yung tropa nating si Rob Luna. Isa sa mga pinakamagaling sa biglang liko. Going on to the top lane, huling Torre na nakatayo. Tignan natin nasa na defense come from the side of Bren Esports. Pero ito, may minion Last Insanity mismo sa tatlong miyembro ng Bren Esports. Sumabog sa buka, Lasty will fall. Mula doon si Cartesi uwi at ang luhaan. Nakuha pa nga dito, KLPJ, and there you go.